Marami na ang naglabas ng intensyon na sumali sa PBA Rookie Draft, ang unang hakbang para makapasok at makapaglaro sa ating pambansang liga. Gaya ng huli kong mga videos tungkol kay na Frankie Johnson at Jeremiah Gray. Pero bukod sa kanila, meron ding apat na kaka-anunsyo lamang na susubok ding makapasok sa PBA. Sila ay ang mga 3x3 pro players na sina Alvin Pasaol, Santi Santillan, Troy Reich at ang pinaka-inaabangan sa liga na si Joshua Monzon. Kamakailan lang nang naglabas ang Chooks to Go Pilipinas 3x3 sa kanilang Facebook page ng statement ng pasasalamat sa serbisyo ng nasabing mga manlalaro. Matatapos na kasi ang kontrata nila sa susunod na buwan at piniling hindi na ma-extend ito. Sa kagustuhan na bumalik sa 5-on-5 na laruan at makapasok sa PBA. Sino nga ba ang apat na ito at bakit ang daming basketball fans ang natuwa sa balita? Pag-usapan natin yan mga parke, pero bago yan, please like the video muna bilang suporta at syempre mag-subscribe kung bago ka pa lamang sa ating channel. Itinuturing na one of the pioneers sa Philippine 3x3 basketball pro scene ang apat na ito matapos maging kabilang sa inaugural season ng Chooks to Go Pilipinas 3x3 noong 2019. Magkakalaban sa umpisa at nagkaroon din ng matibay na pagsasamahan noong naging magkakampe sa Family Brand Sardines Zamboanga City noong 2020 season kung saan sila pa ang nag-uwi ng championship sa President's Cup sa Calam Bubble nitong Oktubre lamang. At dahil nga sila ang nagkampiyon, nakuha nila ang parangal na magrepresenta para sa bansa sa 2020 FIBA 3x3 World Tour Doha Masters sa ilalim ng pangalan ng Manila Chooks, ngunit nabigo nga lamang na makapasok sa quarterfinals round matapos matalo ng sunod-sunod sa top-ranked teams na Liman at Lucille. Eto ngayon, papasok na nga sila sa ating pambansang liga at sa palagay ko, malaki ang impact na madadala nitong mga ito. Hindi lamang sa mga teams na kanilang kabibilangan, kundi pati na rin sa mga fans. Ito ang mga dahilan kung bakit. Una, kay Joshua Monzon. Bago ang kanyang 3x3 stint, naglaro muna sa ASEAN Basketball League itong si Joshua Monzon. Nakilala siya bilang solid na two-way player sa kanyang mga naging teams gaya ng Saigon Heat at Westports Malaysia Dragons kung saan nag-average siya ng 21.9 points, 5.9 rebounds at 3.7 assists per game. At sa AMA naman sa PBA D-League kung saan nakapagtala pa siya ng 46 points sa isang laro. Na-establish din niya ang kanyang pagiging solid na playmaker at ngayon ay tinuring din siya bilang number 1 na 3x3 player sa ating bansa. Dahilan naman para mapabilang siya sa ating national team na lalaban para sa FIBA 3x3 Olympic Qualifiers sa susunod na taon. Ayos tong player na ito, hindi ba? Explosive, athletic, may tira sa labas at merong outstanding na playmaking abilities. Sigurado akong first round drafty itong 6'4 swingman na ito. Marami pa nga ang nagsasabi na maaari siyang maging number 1 draft pick sa taong ito. At isa na ako ron, pwede siya sa Northport Batang Pier kung saan pwede silang mag-establish ng deadly backcourt duo ni Robert Bolick at pamalit na rin sa veteran na si Sean Anthony. Bagay din siya sa Blackwater kung saan magiging full-time playmaker siya. Nandun din naman si Mauricio na pwedeng mag-provide ng screen upang makakat sa loob. Galaw na hindi na bago sa kanya noong nasa 3x3 siya. Ikalawa ay si Alvin Pasaol, isang 6'4 forward at pumapangalawa sa rankings ng 3x3 pro players kasunod ni Monzon. Bago pumasok ng 3x3 scene, nakilala itong si Pasaol bilang bruskong manlalaro ng UE Red Warriors kung saan siya ang naging top scorer ng team. Nag-average ito ng 24.4 points at 11 rebounds per game para sa Red Warriors at ang kanyang 49-point performance kontra Lasal, kaya naman dalawang beses siyang naging parte ng Mythical 5 sa UAAP. Bit-bit ang kanyang experience sa 5-on-5 basketball, hindi naman nahihirapan itong si Pasaol pagdating sa 3x3. Kaya pagdating sa PBA, sigurado akong agad siyang mag-iiwan ng magandang impression. Madalas siyang kinukumpara sa Rain or Shine big man na si Bo Belga dahil sa kanilang size at halos parehas na playing style. Kaya naman tingin ko, nababagay din siya sa Elasto Painters. Madadagdagan sila ng isa pang bruskong manlalaro kasama ni na Bo Belga, Norbert Torres at Jewel Ponferrada na magdodomina sa loob ng paint. Nababagay din siya under kay Coach Yang Giao sa NLEX Road Warriors dahil sa kanyang strong mentality at angas sa loob ng court. Factor na kailanman ay hindi nawala sa isang Yang Giao coach na team. Pangatlo ay si Troy Reich. Ang former Gilas Pilipinas cadet na si Troy Reich ang palagay kong pag-aagawan ng mga teams na nangangailangan ng solid big man. Sa kanyang height na 6'8", perimeter shooting at hustle plays, umaasa rin akong nasa first round itong si Reich. Bukod pa kasi rito, ay siya ang panglimang best 3x3 player sa ating bansa.
sa kanilang apat. Siya ang may pinakamaraming championship na nasungkit sa 3x3 matapos makamit to para sa tatlong magkakaibang koponan. Una para sa Grindhouse Pasig noong President's Cup last year, sa Basilan CTC Construction noong Patriots Cup, at sa President's Cup nitong taon na nakuha niya under Zamboanga. Kung may makikita kang kakaiba sa ganitong achievement ni Reich, ay yun yung hindi mahirap sa kanya na mag-adjust sa kinabibilangan niyang koponan. Marami na rin ang kanyang naging experience matapos maglaro ng one and done season para sa NU Bulldogs noong 2018 at naging kabilang din siya sa Gilas Pilipinas squad na lumaban sa Australia noong World Cup qualifier sa nasabing taon. More than enough experience na yon para sa isang manlalaro na papasok sa PBA draft, di ba? Kaya naman sa tingin ko, bagay siya sa Magnolia Hotshots. Sa kanyang height, pwede siyang magsilbing power forward kasama ni Ian Sanggalang. Preparasyon na rin ng pambansang manok sa pagretiro ng kanilang living legend na si Mark Pingris. Aside pa rito, magkakaroon ng maayos na rotation ng team lalo't kilala sila sa kanilang small ball system. Pwede rin siya sa Terra Firma Jeep. Mas mabibigyan niya ng space ang mga backcourt players nila like CJ Perez, JP Calvo at Roosevelt Adams. Dagdag height na rin para sa squad nila na 6'6" lamang ang pinakamatangkad. Panghuli ay si Santi Santillan, isang athletic na 6'5" forward. Malakas din ang palagay ko na mapipili rin ito sa first round ng draft. Dating player si Santillan ng University of Visayas at ng De La Salle Green Archers. Malaki ang improvements na ito. Bagong pasok pa lamang siya ng Lasal noon nang magkaroon ng breakout game laban sa NU Bulldogs kung saan nagtala ito ng 18 points at 5 rebounds. Nakatanggap din siya ng papuri sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin matapos niyang makita ang laro nito laban sa kanyang koponan. Sa 3x3 naman, dalawang beses din niyang nakamit ang championship na magpapatibay na hindi pwedeng basta-basta isang tabi si Santillan sa draft. Sa nakikita kong kanyang style of play bilang forward at sa kanyang kilalang one-hander, nababagay siya sa mga teams na nag-i-invest sa big man kagaya na lamang ng San Miguel Beerman kung saan pwede siyang maging backup kay Tautua. O sa Ginebra kung saan bibigyan niya ng space lalo ang mga shooters nito. Maaari rin siyang makabuo ng frontcourt duo kasama si Art De La Cruz. Ano, there you have it mga pari ko kayo. Saan sa tingin nyo bumabagay ang apat na first round projected draft picks na mga ito? I-commento lamang yan sa iba, i-like na rin ang video bilang suporta, mag-subscribe kung bago ka pa lamang at i-follow ang ating Facebook at Instagram account. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pari ko. Bye-bye.